Mga kabayan, mainit at pinag-uusapan pa rin ang isyo kaugnay dito sa kontrobersyal na pastor na si Apollo Sikibuloy. Ito ay matapos na maglabas muli ng pahayag ang pastor kung saan ay sinabi niya na pinag-aagawan siya ng mga babae dahil single siya at maraming pera. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Samantala, hindi naman umubra sa Makabayan Block ang mga pahayag ni Kibuloy, partikular dito kay Franz Castro. Sabi ni Castro, huwag kang pilingero, hinahabol ka ng mga kababaihan dahil sa iyong mga accountability. Huwag kang pilingero, akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. Dahil sa mga naging pahayag ni Kibuloy, sinabi naman ng isang political analyst na drama lang at desperado na itong si Kibuloy dahil wala naman anyang basihan ang kanyang mga sinasabi, partikular ang di umano ay kasabuat ang Pangulo ng Bansa na si PBBM dito sa Makano at FBI para ipaaresto siya. Kasi walang basis in reality yung mga pinagsasabi niya. No? For one, meron siyang pending warrant of arrest sa FBI. So, I do not believe meron tayong ebidensya or kahit man lang basis para dun sa sinasabi niya na balak siyang i-rendition ng Amerika, no, ng United States at papayag dito yung gobyerno natin. Sa kaugnay na balita, nagsalita naman ang pamunuan ng PNP na handa silang makipagtulungan sa Senado kung sakaling ipaparesto ito nga si Pastor Kibuloy at kung hindi siya sisipot sa gagawing pagdinig sa Senado ngayong darating na March 5. Hayaan po natin yung proseso na gumulong at kung dakating po yung pagkakataon na ihingin po yung assistance po ng PNP, then the PNP will and ready to provide one. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa mga pahayag at akusasyon ni Pastor Kibuloy na kasabwat ang Pangulong Marcos para gipitin siya at ipaaresto? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Samantala, inaakusa naman ni Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Kibuloy o Apollo Kibuloy ang gobyerno ng Amerika na umano'y kasabuat na mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na nagpaplanong dispatsahin siya sa pamamagitan ng rendition may kaugnayan sa mga kinakaharap niyang kaso sa Estados Unidos. Sa 37 minutong mensahe, sinabi nga ni Kibuloy na nalaman niya mula sa isang reliable source na target umano ng Estados Unidos na kabilang yung Central Intelligence Agency at Federal Bureau of Investigation na magsagawa ng rendition laban sa kanya sa halip na extradition. Ayon pa sa kontrobersyal na leader ng grupo, sa pamamagitan ng rendition, maaaring pasukin ng mga otoridad ang kanyang compound anumang oras at siya ay kunin. Ilan sa mga akusasyon, itong si Pastor Kibuloy ay laban sa Estados Unidos ay nag-aalok umano ito ng 2 milyong dolyar na katumbas ng 100 million pesos na patong sa kanyang ulo para naman sa ikadarakip. Sinabi naman ni Pastor Kibuloy sa Estados Unidos na mas gugustuhin niya na may extradite na lamang na siyang treaty ng ating bansa at sa katunayan nga ay nakahanda naman daw itong harapin ang naturang issue. Matatandaan na kasalukuyang nasa Federal Bureau of Investigation Most Wanted List itong si Pastor Kibuloy dahil sa mga kasong may kinalaman sa sex trafficking at bulk cash smuggling cases at maraming iba pang usapin na kanyang kinasasangkutan. Ang pahayag na ito kahapon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Tinabla ni Congresswoman Franz Castro. Huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan.
Ang tinutukoy na pananagutan daw ni Kibuloy ay ang mga akusasyon ng pangahalay umano sa mga babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inakusahan din siyang nanakit at sapilitang pinagtrabaho ang mga menor de edad nilang miyembro. Sa gitna ng mga binabatong paratang sa pastor, meron din siyang birada kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nakikipagsabwatan daw sila sa Amerika para ipadukot at ipaligpit si Kibuloy, na una na yung pinabulaanan ni Romualdez. Sa March 5 ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy. Pinasabpina na siya roon at kung hindi pa rin siya dadalo, ipaaresto na raw siya ng chairperson ng komite na si Senadora Risa Hontiveros. Nakahanda naman daw ang PNP na tulungan ang Senado. Hayaan po natin yung proseso na gumulong at kung dakating po yung pagkakataon na ihingin po yung assistance po ng PNP, then the PNP will and ready to provide one. Maituturing na drama lamang, ganito isinilarawan ni Attorney Michael Henry Yusinko, isang political analyst, sa naging pahayag kamakailan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi nito na kinakailangan ng humarap ni Kibuloy sa Senado upang umapila sa kanyang kaso dahil may sabpina na ito sa Federal Bureau of Investigation na may kaugnayan sa sex trafficking, rape at iba pa. Kapag hindi kasi ito humarap, ay dadamputin na lamang si Kibuloy ng mga otoridad upang dalhin sa committee hearing. Nauna nang sinabi ni Yusinko na may punto ito sa pagsasalarawan sa ginagawa kay Kibuloy sa Senado na prosecution. Dahil kung idadaan talaga sa legal o tamang proseso, ang paglilitis ay dapat hanay ng kapulisan at Department of Justice ang kanyang makakaharap. Ngunit ang nangyayari ay ginagawa ito sa Senado. Kibuloy, pinaghahanap nga. Ayan, kumpirmado. Kibuloy, pinaghahanap nga. Ayan, pinag-aagawan. Ayan, yan ang sabihin niya. Naku, Kibuloy, pinag-aagawan nga. Hindi lang ng mga babae. Ayan, paparinig ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo, papaliwanag ko kung bakit siya pinag-aagawan. At dahil dyan, kaya ko po sinabing, Kibuloy, anak, pinag-aagawan niya. Hindi lang ng mga babae. Kasi sinasabi niya, pinag-aagawan siya ng mga babae dahil siya daw ay maraming pera. Tapos nung hindi daw niya pagbigyan, nabaliktad, binaliktad siya. At sinasabing inabuso niya yung mga babae. Di ba ganun katindi yung kanyang pagyura doon sa mga testigo sa Senado? Pinag-aagawan daw siya dahil marami siyang pera. At nung hindi daw mapagbigyan niya, ayun, bumaliktad at siya daw inakusahan siya ng haras. Wow! Ay ito ngayon, ito yung totoo. Ah, kaya nga sinasabi ko kay Buloy, pinag-aagawan niya. Kumpirmado, tatlo ang nag-aagawan sa kanila. Senado, Kongreso, at Federal Bureau of Investigation o FBI. So, di ba? Malinaw po yun. Ang Senado may supena. Ang Kongreso may supena against kay Buloy. Sabi ng PNP, i-implement nila ito. Sabi ng Tiberos, kasasabi lang, kahapon pinarinig ko, pinarinig ulit ninyo doon sa report, na supena, pag hindi dumating sa next hearing, contempt, tapos arrest warrant. O, kaya ngayon, sino sa tatlo ang pwedeng makahuli? Ah, kumpirmadong talagang pinag-aagawan siya. Kaya lang ng mga otoridad. Kongreso, Senado, may police power yung mayan. May police power ang Senado at Kongreso. Pag inutusan ng Senado at Kongreso ang police na implement ang supena, tapos warrant of arrest, pag hindi dumating, gagawin ng pulisan. Hindi pwedeng hindi. Tapos yun nga, yung NBI, sinabi na nga ng US Embassy, gagawin talaga ng NBI, ng FBI yan. FBI, Federal Bureau of Investigation. Kumpirmado, Senado, Kongreso, FBI, hinahanap siya. Okay? Talagang pag-aagawan siya. Sino kayo nang makakauna? Iyon, okay? Pero kahapon po, nag-press conference ang Philippine National Police. At sinabi ni Colonel Pajardo, wala silang report kahit sa Davao at dito sa National na mayroong threat kay Kibuloy. Kasi sinasabi niya eh, dudukutin siya, may assassination, kung ano-ano. So wala pong ganung report. Hinahanap siya, hahanapin siya ng police dahil sa supena at warrant of arrest kung kinakailangan. Galing Senado, galing Kongreso. Yung FBI, hinahanap din siya pero medyo matagal pa yun kasi mayroong extradition treaty. Sinabi ng Malacanang rule of law. So, ibig sabihin, kung kinakailangan, extradition treaty ang papairal, hindi basta-basta. So, yan na nga po yung sinasabi natin.
Hihintay lang natin kung ano yung committee report at kung anong gagawin ng Kongreso. Ganun lang yun. Walang makukulong. Hindi eh. Ang tatapang ng angkor nyo. Tapos yung inyong mga resource person doon, puro iba-iba sinasabi, hindi nagtutugma, sinabihan na nga ng committee. Mag-usap nga kayo. Magkakaiba sinasabi nyo. Kaya, nakumbinsi ang mga senador sa kailang kaisip, mga congressman, nagsisinungaling nito mga taong ito, ipatawag natin si Kibuloy. Ano bang kanyang alam dito? O bakit ka natatakot sa Congress? Inuulit ko, kung ikaw ay nakipag-ugnayan from day one, hindi lalaki ang isyong ito. Baka tapos na yan.